Ako na sa labas, tayo may sinayon lahat. Tayo may sinayon lahat, tayo may worship. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pinaan po, sa iyong mga buhay, sa pag-aaral,
Amen, O God. Amen. Pwede na po kayo mga kaupo, makinig tayo ng joy. Amen. Thank you.
Amen. Talagang prayer ko noon, Lord, hindi mo ako magaling sa music. Bigyan mo ako ng mga membro na may talent sa music. Amen. Salamat sa Diyos. Announcement muna tayo. Amen. Mga kapatid, paalala ko pala ang ating pong prayer meeting tuwing Miyerkules 6 o'clock at matatapos tayo ng 8 o'clock, mga kapatid. Amin po, live din po ang ating worship sa Miyerkules. Amin po ang ating pong first worship morning. First morning worship is 8:30 hanggang 9:30. And then ang ating pong second worship is 9:30 or 9:45. Matatapos po tayo ng 11, kung minsan 11:30. So at least, salamat. Amen? Salamat din po para sa Panginoon na tayo po ay meron tayong 2 times na na panawin ngayong umaga. Amen. So, Brother, Celso ba? Tama ba? Celso? Yes. Brother Celso, pagayin natin. Hey! Brother Celso, sir na. Salamat sa Diyos. He got saved last August 20, 2020, right after baptism, pinapapasan, pinuntahan ko doon, siya po'y tumanggap sa Panginoon, ligtas ko siya. Yeah. Salamat po. Pinag-pray po na i-bless ko siya ng Panginoon at ang kanyang pagbabago'y tuloy-tuloy na. Yeah. At saka kailangan po natin ipag-pray ang kanyang baptism. Amen? Yeah. Andi po sa mga hindi pa po baptized, Sister Vika. Ako tayo? Ayan. At saka December. Nandiyan pa si December? Si Christine? Christine na yun? Christine? Yeah. Okay, palapakan natin si Christine. We have mga candidates for baptism. And si Sister Bede. Wala pa? Wala. So, saka si Joseph. Pinag-pray natin na mag-baptize. Jason. Si Jason. Yeah. Nasaan si Jason? Wala. So, pag-pray natin na sana tuloy-tuloy na magsamba. Amen? Amen. Yeah. Amin po, ang ating pong prayer, ang ating pong mga estudyante, ay kailangan maging aktibo na po kayo sa inyong group chat dahil kaming mga guro ay nabigyan na po kami ng mga section ay tijanti. So ang sa senior ang klase yan ay 2 hours per subject, 1 hour online and 1 hour modular. So pag-pray natin maging maayos ang ating pong klase. Pag-pray po natin ang ating pong church na lumawak ang lupa ng church. Amen po. Amen. Pag-pray nyo rin po kami ni Ma'am Gina, ang aming pong pinag-pray ngayon is house and lot na. Amen. And four wheels. Pag-pray nyo po kami. Tulungan nyo po kami sa pag-pray kasi dapat bago mag-college si Smile, mayroon na kami sariling bayat lupa. Amen. Kailangan ko ng lupa worth 2 million and then ang bahay worth 1.5 million. Siguro yan. Pwede na yan. Or bahala ng Panginoon. Basta, importante, humingi ako sa Diyos. Amen po. Amen. At nagpipray ko sa Panginoon, pag binigyan ako ng bahay, si brother, hindi nang gagawa. Amen. Pag-pray natin yan, talagang imposible po sa Panginoon. Pag humingi ka sa Diyos, lakihan niyo na. Amen po ba? Amen. Humingi ka ng piso, gawin mo ng 1 million. So, pag humingi ka sa Diyos, walang bayad. Kami po ang ating mga scholar, patayo natin. Brother CG, patatrapakan natin. Brother Sister, dalawang pumili natin. Ha? Yung isa, si Tanger College Agriculture Engineering. Salamat sa Diyos. Pangalawa, si Sister Jessel Ulong Barit, nama? Ulong Barit, tingnan niyo ba? Tanger College Business Administration. Salamat sa Diyos. Mayroon tayong mga dalawang college. Matatapos natin yan. Tulungan natin sa pagpapaaral. Pwede kayong mag-abot 100, 20 pesos, 500. Tumatanggap niyo ng 1,000. Amen? Amen. Opo. Pag-sisi, tumatanggap ka ba ng 1,000? Amen.
Hindi naman po kung minsan na 1,000. Kahit lutsong manok pwede na rin lang. Amen. Alam niyo po, prada po ako sa bigay-bigay lang. Malala ko naman si Ma'am Mars. Pumunta sa high school ko, bigyan ako 500. Huwag ko anak ko. Tama po pala kung ano nangyayari sa'yo. Ganun yung mangyayari sa'yo. Pag binibigyan ka, every time you come, ikaw naman ang bibigay-bigay. Amen? Walang kwenta yung pera pag hindi mo gamitin sa Panginoon. Lagay natin sa tama. Makatapos pa yung mga estudyante natin sa pag-aaral. Amen? Hindi po, ang ating high school scholar. Patayin natin si Rachel. Hindi po, palapangan natin. Ako, pinatipre ko, wag lang muna mangurad. Amen? Amen. Pangalawa, si Louis. Louis. Si Louis, magpastor yan. Tandaan nyo yan, pwede magpastor yan. Pag-entang nyo yan. Tapos si Rachel, mag-teacher. Tama ba? O, tayo ulit, mag-teacher yan. Eh, pag nangurad kayo ng maga, hanggang panaginip na lang pa. Habang nasa hangin pa, patay, patay. Eh, sumunod kayo sa payo ko. Amen. Huwag kayong madali. Tutulungan ko pa kayong magka-boyfriend at magka-girlfriend. Saan kayo makakita, pastor, tumutulog? Amen? Amen? Oo. Oh. Tapos, unahan niyo ako, makupo. Pag unahan niyo ako, hindi kayo pwede ikasal sa loob ng simbahan. Magdating wedding mo rin pa. Amen po ba? Amen? Ayaw niyo mag-amen na. Sige ba mayroon na? Amen? Amen? Ito yung Miss Jane, no? Yung Marisa. Salamat. Ikaw ito, Mariel. Ano yun? Oy, Mariel, pumunta ka na dito. Okay po, salamat Mariel for watching. Tuloy-tuloy yung anak. Mahal ka namin para makatapos ka sa Korea. Amen? Amen. Saka si Moby. Pag-pray natin. Gusto ko siya people na professional. Amen po ba? Amen. Paano mag-professional kung nangurag ng aga pa? Mari, huwag na mangurag. Kasi pag naitama, nagpakasal kayo ng maayos, napakasarap na magsama na kayo ay nasa tama. Amen po ba? Amen. Tutulungan pa namin kayo ng honeymoon. Ay, sa buwan pa. Amen. Matulog na kayo pag-iisip nyo. Sa earth na kayo. Totoo, amen? Totoo yan. Huwag lang yung unahan ng sabi sa Hebrews. Marriage is undefined. Marriage is honorable. Okay, maniwala na kayo sa akin. Ginawa na namin ni Ma'am Gina. 1 year and a half, todo pigil ako. Amen. Amen. Hanggat makasal kami. Naku, nung pinasal na kami, excited na ako. Amen. Nawala na lahat ng pagod ko. Sabi ko tayo, iwin ko na lang ito sa brat. Kami na bahala. Pasal ka kayo. Dito lang po kami sa hotel. Kami ay alam mo, takbo na. Kasi wala akong pambayad, utang ang kasal eh. Amen? Ang bihira, napakahira. Kaya ako, magtinuloy yung mga anak ko. Gawin ko isang linggo ang animon. Amen? Amen. Ulat ako hindi magkarasawa. Nakapag-uwi, wala na akong lakas. Kaya kailangan, mag-aral muna ng mabuti. Amen po ba? Amen. Amen. So, mayroon po ba ang birthday celebrants ngayong buwan? September. Mayroon? September. Ako. September. Ano pa ba? Yeah. Taas kamay! Yeah. Mayroon mong taas kamay dyan, on? Ayan. September, ano na? 10. 10? 10. Ayun. September 10, ilang taas na si Junior? 12 na. Salamat. Alam niyo po na circumcised niya, kaya tatangkad na yan. Yan po ba? Ay, tatawa na tawa. Totoo na, baptized na yan. Patangkad na, eh, mahal ng lupa yun eh, kaya sabi ng lupa, hindi na kita mamahalin, patangkad ka na. Yes, walang problema. Alam mo, lalaki yan. Amen ba? Yeah. Princess, tama ba? Amen. Wala problema, bahala yun. Wala princess? Yeah, sila doon. Amen. Sila doon, wala eh. Sino pa po yung may birthday? September. Okay. Wala na, September. Oy, mga beer na. Amen po ba?
Bear na. Malamig na. Pinapawisan ako. Lagi, lamig. Hindi mo lang ayan. O, salamat po. Maroon po na. Ang cleaners natin sa tapad do, pakitingnan niya pagkatapos ng kuritana. Ah, kuritana. Sir na. Pakitingnan mo na pagkatapos ng sir na. Basta, hindi ko na-announce kung sa tapad do. Pagkatapos ng sir na. Pakitingnan, Brad. Ang cleaners. Kaya pa? Eh. Dilakos. Brother Mark. Ako na ba? May maghatid ba sa'yo? Arag. Okay, salamat. At ba doon po? Ah, Subito. Kasama kayo ni Subito. Ma? Hindi po yun nag-iisa ka. Mahirap. May nga partner ka, sister. Dalawa po kayo ni sister na Crystal. Pag-pray po natin, ang ating pong pinag-pray someday, marami po akong vision, madagdagan yung lupa, may house on that, magkaroon ng foundation, pag-pray po ninyo na alagaan natin ang taong grasa. Ilo yes. Po ba? Ay, yes. Berdin talaga ako noon pa yan. Ngayon ko lang sinasabi. Pinukaw lang talaga ni Mrs. Amen? Amen. Ay, berdin ako sa taong grasa, hindi lamang sa mga bata. Pag mayroon tayong orphanage, Flores lang ang apelido. Amen ba? Ay, pag maraming lalaki, mag-prastor lahat. Pakalati natin sa Pilipinas. Magbira. Pero iba yung mamanahin yung smile ni boy sa kanya amin. Yung sa kanila, ministry. Amen? Amen. Okay, yun ang prayer ko. Alam ko sa Panginoon, kung ialaw niya, salamat. Kung hindi, at least, mapanood niyo itong live na ito, someday, ano ngayon? September 6, 2020. Hindi ko pa alam kung kailan mangyayari. Pero I believe, by the grace of God, mangyayari yan. Hanggat buhay pa ako. Kung mamatay man ako, ipagpatuloy na nagjak yung vision ko ngayon. Amen po ba? Ihari daw mag-doktor ng mga grasa. Amen? Nagbibiruan kami ni Ma'am Gina kanina. Yes, totoo yan. Mayroon tayo ng people na mga professional, mag-nurse, kayo nang mag-alaga ng taong grasa. Pero may sweldo kayo. Amen? Tapos pag mayroon tayong doktor, si Jason, Doktor Bahayop yan, matama-tama yung doktor na mga taong grasa. Amen? Meron naman tayong business, amen? Meron tayong engineering agriculture, mag-alaga ng lupa, papakainin ng taong grasa. Amen ba, brother? Jose? Jose? Amen. Bibili tayo ng lupa, siya mag-alaga. Tapos, yung produkto, siyempre may rutang bayan. Pinag-pipri natin yan. Sila. Please, yung ticket pinapakita ko. Sila. Meron tayong panawin. Ang ating panawin ay sa ating rampong kapitbahay, si Alvin Lubigan. Hey! Salamat. Thank you. Pag-pray natin yung kalusugan niya, para humaba pang buhay, gagamitin siya ng Diyos. Ang kanyang birthday, May 22. Amen? Amen. Yeah. Secret lang yun. Pero, wala pang boyfriend. Ah, girlfriend. Wala pa. Pag-pray natin. Pag-pray natin na umabang buhay. Binata yan. Guwapong-guwapo pa. Amen? Yeah. Pag-pray natin. Brother Dixon, okay ka lang? Amen. So, wala na pa ba akong nakalimutan? Wala naman po, ano? So, ang prayer meeting, baka pa natin, suporta natin, tuwing Miyerkules. Tapos po, ang ating live, ay tuloy-tuloy po. Palala po pala, bilang pastor ninyo, please support our YouTube TV. Pastor Nilo TV. Pag makita nyo yung YouTube, subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe. Sino pa hindi lang pag-subscribe? Sa kamay. Marami pa kami na-subscribe. Pambira kayo. Mag-subscribe na kayo. Magsasubscribe na yung ibang mga grupo. Ang goal natin, 1,000 pataas ang nag-subscribe. So, dapat lahat mag-subscribe. Amen? Yeah. Paano mag-subscribe? Pindutin ninyo, pag sinabi niyang login, pumasok kayo sa YouTube, go Gmail, tapos panorin, tapos i-click niyo yung subscribe. I-click niyo, automatic subscribe na kayo. And then, i-share. I-share niyo sa inyong world. And then, like. O kaya, love. Tapos, da-download niyo.
Para pag nag-malungkot kayo, panoorin nyo yung nalunod ako sa daan, sa tubig. Para makakatawa kayo. Gumagawa tayo ng mga pampatawa, pagpatanggal ng stress. Amen po ba? Amen. Marunong na rin ako. Ang comment ng isang kaibigan ko, pwede ka nang pumalit sa bimbo roko. Sabi niya, buhay pa si bimbo roko. Maraming artistahin ka rin pala. Alam niyo po, sa totoo lang, kung anong magagawa ng artista, kaya natin yan. Kasi lang, inaalawan ko lang yung mga manager, sabi ko, sila na lang. Sabi ko, mas maganda yung maglingkod ako sa Panginoon. Amen? Amen. Best actor ako nung ako'y college, sa aming English literature, sa aming mga English drama. Totoo po yan. Best actor ako, best director. And then, nananalo po yung aming drama. Talagang actual na drama. Matindi. Ang nanonood, mga Christmas. Okay po! Makinig po tayo ng bago po niyan. Tayo po ay tumayo lahat. At tayo po umawit ng welcome song. We welcome natin ang ating panuhin. At saka Ma'am Gina, pakitugtog mo yung ating ita. Awitin natin ng welcome song. Tawag mo na kumpas, ha? BCBC welcome song.
prepared for me like Jesus. Amen? Thank you.
flight is to leave Japan. The crew chose the right and connected us successfully. Hey! Alam niyo ba kung ano yung kwento ng awit na yun? Amen. Amen. Amazing Grace. Meron pong isang Christian family. Ang kanya pong asawa at mga anak nalunod sa barko. Amen. Siya na lang po isang matira, ang lalaki. Para sa kanya, wala lang pintang buhay. Pero nakilala niya si Jesus. Kaya nakumpos niya yung awit na Amazing Grace. Amen. Alam mo ba? God answered your prayer. Amen. Amen. Kaya parang yun ang Diyos. I believe that. At gaano ka masalimot ang pinagdaanan. Jesus Christ came into the world to reconcile the world come to Himself. She then wants to destroy the family. But Jesus, sent forth by God the Father to die on the cross,
that the relationship of the wife and the husband will reconcile. Amen? Amen. The relationship of the children to their family will reconcile. Only Jesus Christ can do that. Amen. I believe that. Kaya, pasalamat po tayo sa Panginoon. Jay Penson, thank you for watching. Cherry St. John, thank you for watching. Bahin mo natin sa mga kapatid. Nina, Ma'am Mini Dason Sandig, thank you for watching. Mariel, still watching with us. At saka si Rani Prina, thank you for watching. I believe si Sister Mi doon sa kabila. Amen? Paniwala ko doon siya para makita niya si daddy niya. Amen? Salamat. At saka, we have three accounts. Nilo Flores, Nilo H. Flores, Nilo Hombre Flores. Amen. Kaya tatlo po yan. Wala pong takas ang mga members na nandoon. Kaya kung mga kapatid, palaalala po bago ako magsimula. This is controversial topic we are going to discuss. I pray to God that God will give me boldness to preach what the Bible says. Amen. Amen. Sister Milen Malalatas, thank you for watching. So this morning, mga kapatid, ito ay pinaka-controversial topic that the Christian should know. If you are not including in the rapture, yes, if in case you will remain on earth, that you will not rapture with the, by the Lord, dahil hindi ka totoong Kristiyano, at least you might be aware what you are going to do kapag manatili ka at maiwan ka sa mundong ito. Are you ready? Amen. This is what the Bible says. I pray to God, the reign of Antichrist during the great tribulation period. Yan pong ating topic. Ang paghari ng Antikristo sa panahon ng dakilang kapipitan, kapighatian sa panahon na yan. Mga kapatid, yan ang ating pag-aralan. Revelation 13:1-8 by Dr. Nilo Hombre Flores, pastor of Philippine Christian Baptist Church, San Miguel, Bulacan, September 6, 2020. I am requesting all of you to please stand up and let us read our text this morning. Basahin po natin ang Revelation chapter 13 verse 1-18. Basahin ko po, sundan lamang ninyo ng inyong mga mata. And I stood upon the sand of the sea, and saw this rise up out of the sea, having seven heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of the blasphemy. Verse 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his set and breath authority. Verse 3. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Verse number 4. And they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Verse number 5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. Verse number 7. And it was given to him to make war with the saints, and to overcome them,
and power was given him over all kindreds and tongues and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Pwede tumingin dito habang nagbabasa si pastor at o kaya sa Biblia. Walang maglaro. If any man have an ear, let him hear. Verse 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Hence the patience and the faith of the saints. And I beheld another beast coming out of the earth. Pakinggan nyo ng mabuti yan. I-expose ko yan mamaya. And he had two horns like a lamb, and he speak as a dragon. And he exercised all the power of the first beast before him, and consumed the earth, and then which dwell therein, to worship the first beast, whose deadly wound was held. Verse number 13. And he goeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Verse number 14. And deceiveth them that dwell on earth by the means of the those miracles which he had power to do in the sight of the best, saying to them that dwell on earth that he should make an image to the best which had won by a sword and did live. Verse 15. And he had power to give life unto the image of the best, that the image of the best should both speak and cause that as men as would not worship the image of the best should be killed. Verse 16. And he causeth all, both small and great, notice that, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Mala. Magsisimula na. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the best, or the number of his name. Verse 18, the last verse. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the best, for it is the number of a man, and his number is 666. Alam niyo po yung ibig sabihin ng 3 times 20 is 60 plus 6, 18. At 6, 660 plus 6. 6, 6, 6. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, bigyan niyo po ng karunungan at katapangan ng iyong lingkod upang ma-expose ang katotohanan sa darating na paghahari ni Antikristo, upang ang iyong anak ay hindi maging ignorant sa katotohanan ito. Tulungan niyo po kami, umunawaan po namin at aming pong malaman ang tungkol sa hinaharap. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo mga ka. Opo. So, salamat po. Ngayong umaga, ating pong production, sabi sa Biblia, darating ang malaking kapighatian na hindi pa po nagsimula mula sa pasimula ng mundo hanggang sa oras na ito, at hindi na po ito mangyayari pa. Verse 22, at maliban lamang kung paikliin ang oras at walang maliligtas dahil po sa mga pinili, ang mga araw at taon ay pinaikli po, mga kapatid. Bago po magkaroon ng Great Tribulation period mangyayari sa mundong ito, si Jesus Christ darating sa impapawid at lahat ng mga Kristiyano ay kukunin muna. Yan ang tinatawag na rapture, mga kapatid. Amen. Kaya ang totoong Kristiyano ay hindi po mababahala kung ano man ang mga latest na mga balita sa social media, sa Facebook at sa mga telebisyon, kasi bago mangyari ang paghari ng Antikristo, lahat ng Kristiyano ay kukunin mula sa lupa, inilipat ng Diyos papunta sa ikatlong langit. Amen, amen po ba, mga kapatid? Amen. Hindi ako gusto na kayo magiging mangmang mga tungkol sa mga Kristiyano na matay o natutulog na, at huwag kayong malungkot sa kanila katulad
verse number 14, kung tayo ay naniwala na si Jesucristo ay muling nabuhay at namatay at muling nabuhay, kahit po silang namamatay, ay kukunin ng Diyos sa kanyang pagdating. Yeah. At ito ang sinasabi ko sa salita ng Panginoon, tayong mga buhay ay nanatili sa pagdating ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa mga namamatay. Next, number 15. 16. Kaya ang Panginoon mismo bababa mula sa langit na mayroong kasamang isang sigaw sa tinig ng isang arkanghel, si Michael yan, mga kapatid. At sa trumpeta ng Diyos, lahat ng mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muna-una. Amen po ba? Amen. Bubuhayin muna yan. Pagkatapos tayong mga buhay na natili hanggang sa pagdating, kukunin kasama nila doon sa alapa. Amen? Ang magsasalamungin ng Panginoon sa ipapawid, and then makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya aliwin ninyo ang inyong mga puso sa salita na ito. Ang sinabi po sa verse number ito. Ang sungay, mga kapatid, nagsisimbolo sa power. Ang ulo, mga kapatid, nagsisimbolo ng katalinuhan. At ang hayop ay ang halimaw ay nagsisimbolo sa earthly kingdom. Mangyayari po, mga kapatid, maghahari po ang Antikristo at si Satanas dito po sa sanlibutan. We there will like to turn up. Ang haba po ng paghahari ng church. Amen? Yeah. Ang haba po ng panahon ng church. Pagkatapos na si Kristo Jesus ay muling nabuhay, doon sa cross nagsimula ang church. Amen? Sa cross natapos ang law, at sa cross din nagsisimula ang church. Yan ang totoo. The dispensation of grace and the dispensation of the law. Sabi ni Christian, sa 1 Corinthians 10:4, Christ is the end of the law. Ang sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Sinabi po ni Jesus Christ sa kanyang ika-anim na salita. Amen? Amen? It is finished. Pagdating sa number 7, Father, into thy hand I commend my spirit. Therefore, ang first nagsimula ang church at the cross of Calvary. Mga kapatid, the dragon must stand for Satan. Siya si Satanas. Yung dragon na yan na sinasamba ng iba't ibang bansa. Kasama po dyan si Ticolo at si Guko. Who has wrought his greatest achievements through earthly potentates and system. It is through the world power that the spleen and hatred of hell have been vented on the sun. Kaya dahil gusto niya makasama ni Satanas habang may panahon pa siya, tinutokso ang mga tao at pinag-uusik ang mga santo. Ang tunay na Kristiyano, gusto niya pa na hadlangan ang trabaho. What a comfort to know that the duration of such power is limited to 42 symbolic months. That is 1,260 days or years. Amen po? Ilan lang po? 1,260 days. Ibig sabihin po, mga kapatid, 42 months. Akalong po lang yan. Maiksi lang po yan. 1,260 divided 30. 42 months. Amen? Amen. Mga kapatid, if you enduring hatred and persecution, be a good cheer. Kung kaya mong tisen ang pag-uusik at pinagalitan ka, dapat magiging masaya ka, for your name is written in the Lamb's Book of Life. Masabi mo, mga kapatid, sa Revelation 13 verse 8, lahat po na hindi nakita ang kanyang pangalan sa Book of Life, sila po yung mananamba, mga worshiper ni Antikristo. Ibig sabihin, hindi po tayo kasali na magsamba kay Antikristo during tribulation period kasi wala na tayo dito. Yes. Kaya pag hindi mo pa sigurado ang iyong kaligtasan, siguraduhin mo na ngayon. Tanggapin mo si Jesucristo na iyong Panginoon na tagapagligtas para hindi ka maiwan dito sa lupa pag nag-rapture. Hey. Mara pa kong narinig eh. Pastor, halimbawa, pinayaman tayo ng Panginoon tapos nag-rapture, hindi man na natin ma... Kung nasan yung kasaganaan ng buhay, sabi ko, pwede ka naman magpaiwan. Amen? Amen. Ayaw mo eh. Tayo naman ito simbahan. Tapos, pag meron akong fortunate, tayo naman iwan ko yun, huwag magtiro. Pastor, pwede po ba akin na sige? Pupunta na kami sa rapture. Hindi ka ipapayag, amen? Imagine mo, 42 months na yan, pag-aaral ng Kristo, bago yan.
These people will compensate us amid the most violent opposition. Kaya magtataka kayo, bakit pagdating sa gawain ng Panginoon, maraming mga tao ayaw. Pero pagdating sa mga sabungan, mga ngayong araw, mas maraming tao sa mall. Sa BB Mart, marami doon. Sa ISM, may tao ngayon. Social distancing. Kung madalang ka lang makakita, bihira ka lang makakita mga tao papunta sa church. Ang pumunta sa church ngayon, yun ang totoong Kristiyano. Yung walang panahon, nandoon sa kung saan-saan, naglalaro, kung ano-ano ang ginagawa. Kaya pagdating ng Panginoon, alam niyo ba kung anong araw darating ang Panginoon? Mamaya malaman niyo. Sige, tuloy na tayo. Ang halimaw na nagmula sa lupa may represent the persecution of Papal Rome as contrasted with those of pagan Rome in the previous verses. Ibig sabihin, time will come ang mga Roma kukontrolin ni Antikristo din. Wala rin magagawa ang Rome. Amen? Kontrolin sila. Or the symbol may represent some of those modern devices by which men's heart are turned from God. Ibig sabihin, makukontrol ni Satanas ang buong mundo. Marami po sa ngayon mga programa para lang ang tao ay hindi makakonsentrate sa paglilingkod sa Panginoon. Daming programa ang ginagamit ni Satanas ngayon. Sa television, ang mga babae naka-underwear na lang. Amen? Kaya agaw pansin sa mga tao, mas marami pong nanonood sa mga naka-underwear. Yan ay ang kaparaanan upang ang tao ilihis ang konsentrasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pagdating sa Panginoon, naangkok! Naangkok! Pagdating sa cellphone, mobile legend, hanggang alas dos ng madaling araw, hindi pa naangkok! Pero pagdating sa gawa ng Panginoon, dalawang oras, naangkok! Mga kapatid, pag naiwan ka, pagdating ng Antikristo, wala kang magawa. Pag sabi ng Antikristo, worship me! Wala kang panahon mag-mobile legend. Kukontrolin ka, talaga. Production pa tayo, ha? Mga kapatid, kaya maingat-ingat tayo. Ipaupo. Kaya ito, kung tayo pa, patumpi-tumpi. Amen? Tama ba? Patumpi-tumpi. Patumpi-tumpi. Ang tama ko yun, patumpi-tumpi. Huwag kaya magpagalangan-langan. Amen? Mga kapatid, talagang ang bagsik ng Espiritu. Matindi. Amen? Kaya mapalad kayo, nandito kayo sa loob. Amen? Kasi, patutulan po, pag wala ka, hindi ka nakarinig ng Word of God na ito, ignorante ka, hindi mo alam, akala mo, okay lang ang nangyayari ngayon. Hindi na okay. Makaya, nandito na sana, sana buka tayo. Ah, ito na. Such as the new semi-religious school of thought that strive for the empire of man's mind or the customs of modern trade. Revelation 13:17, be this as they may, the one's outstanding lesson for us all is that the child of God is always in collision with the spirit of his age. Yeah. Kaya mga kapatid, Antichrist, sino si Antichrist? Ito na. Mupo na po tayong matuwid at tumingin ng maayos ang ating upan. Napakahalaga yan. Sino kaya si Antichrist? This term, Antichrist, is employed by the Apostle John alone and is defined by him in a manner which leaves no doubt as to his intrinsic meaning with regard to his application. There is less certainty in the first page, 1 John 2:18. Tingnan natin. 1 John chapter 2, verse number 18. So, baybayan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Hindi po pwede yung tayo po'y nakikinig lang. Dapat tayo po'y nagbabasa. 1 John chapter 2, verse number 18. Sinabi ni John, beloved. Sabi po sa Biblia, sa 1 John chapter 2, verse number 18. Ito pong sinabi. Little children, it is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Mga kapatid, ang Antichrist, the first noun na ginamit is singular, and then the following is Antichrist refers to the people who are opposing Christ. Amen? Yeah. Yung mga tao na hindi naniwala kay Kristo, na hindi naniwala kay Jesu Kristo,
yan ay anti-Christ. Ibig sabihin, against sila kay Kristo. Hindi sila naniwala kay Kristo Jesus. Yan po. Ang focus, the apostle makes direct reference to the false Christ who's coming, it had been foretold, should mark the last days. Ibig sabihin, pag dumating na si Antichrist, ang Antichrist, ayon po sa mga scholars, nagbibinata na. Ibig sabihin, malaki-laki na siya. Amen po. Mga pagsiguro siya, mga 11 o 12 o 13 o 15 years old siya ngayon. Ibig sabihin, malapit na po sa magiging line of 2. Pag nag-line of 2 na siya, pag naging 33 na edad niya, kasama ni Kristo, 33 nagsimula. Tama po. Pag nag-33 na edad niya, doon na po siya maghahari. Probably. O, mayroon yung lalagyan natin ng probably para hindi tayo mapatikos ng ibang scholars. Amen po? Amen. Ngayon, we find his Antichrist got denied the Father and the Son. Hindi siya naniwala sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. And still more positively, every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is of Antichrist. Ayon po sa 1 Chicken John chapter 7, chapter 1, verse number 7. Ang sabi sa Biblia, ang bawat espiritu na hindi nagkukumpisal na si Kristo Jesus ay dumating sa laman, siya ay Antikristo. Ang ibig sabihin po, ang hindi naniniwala na si Jesus Kristo isang Diyos at nagiging tao 100% is Antichrist according to John, beloved. Hindi po according to Pastor Nilo or Dr. Nilo, but according to John, beloved. Yung apostol na huling namatay, yes, at yung apostol na nakasandal sa dibdib ng ating Panginoon, amen po ba? Yes. Siya ang nag-declare at siya ang nagsabi ang hindi naniwala na Espiritu na si Jesus Cristo ay dumating sa laman, isang Diyos na nagpakatawang tao ay Antikristo. Ibig sabihin, tumutukoy sa tao yan, yes, na mga hindi mananampalataya. Pero yung previous verse, tumutukoy yan kay Antikristo talaga na maging katulad po ni Kristo din. Amen. Yung tinatawag na counterfeit or tinatawag na camouflage. Amen? Andi po mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. From this emphatic and repeated definition, it has been supposed that the object of the apostle in his first epistle was to combat the errors of Corinthos, the society and the Gnostics on the subject of the incarnation. They denied the union with the divine and human in Christ. Hindi sila naniwala ng incarnation. The coming of Antichrist was believed to be foretold in the divine person of Daniel's prophecy, Daniel chapter 11, verse 21. Buksan natin ating mga Biblia sa book of Daniel, chapter 11, verse 21. Mga kapatid, Ezekiel, Daniel. Daniel chapter 11, verse 21. Sabi po rito sa Daniel, ito po ang pagkasabi. Nakita na po ba ninyo? Daniel 11, 21. And in his state shall stand as a vile person to whom he shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably. Magpapakunwari siya and obtain the kingdom by flatteries. Ibig sabihin, yung 7 years hahatiin niya. Ang first 3.5 years, Antichrist ride in a white horse represent he conquered the world without war. Peace. Mapait siya. Yeah. Nagpapakunwari siya. Ito ng Kristo. Kaya the Jewish people will believe that Jesus Christ will come. Amen po? Yeah. Because according to John chapter 1 verse 10, he came into his own. John 10, 11, he came into his own and his own received him not. Dumating si Kristo, ngunit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Kaya hinihintay po ng mga Hudyo until today.
na si Jesus Christ darating in the palace state sa kingdom ipapanganak. Kasi po si Kristo ito yung anak sa sabsaban. Amen? Amen. Kaya si Antikristo, yan ang kilalanin nila na kanilang tagapagligtas. Magpapakunwari si Antikristo na siya si Kristo sa loob ng 3.5 years. Si Antichrist will pretend that he is Jesus Christ. He conquered the world, the economics, the politics, and the technology. Grabe. Conquer niya kagad ang United Nations. Amen po. Amen. Conquer niya yan. And then he solved the problem of poverty. Isosolve niya yan. One currency. Mamaya na lang yan. Isosolve niya mo yan. So, 3.5 years, conquer kagad. Walang magawa ang Amerika kasi rapture na eh. Pag nag-rapture, wala na rin magagawa ang Amerika. Pag nag-rapture, wala na rin, ang Israel, wala na rin silang magagawa. Kasi tatanggapin, we welcome na si Antikristo. Amen po. Amen. So ang buong mundo tatanggapin. Ayan, mag-superpower ulit ang Israel. Tuloy ang Jacob's trouble sa loob ng 3.5 years. Second horse, red, represent bloody. Talagang pagkatapos ng peace, doon na po ang maglalabas ang true colors ng Antichrist. Red horse represent bloody. And then pagkatapos yan, black horse represent famine. Dahil war, gutom na. Baka nyo po? Yeah. Isang kilong bigas, isang kilong trigo. Ah, isang kilong pera, isang kilong trigo. Diyan na po mangyayari. Isang kilong oil, isang kilong pera. Yun na pong halaga niya. Mapindi na po kabigat, kabigat, kabigat. And then pinakahuling horse, pale horse. Ibig sabihin, maputla. Ibig sabihin po, matindi na po yung hirap ng tao. Amen? Yeah. Andiyan na po yun, 3.5 years. Habang nangyayari yung 3.5 years, doon sa langit, pagkatapos ng rapture, magkaroon muna ng judgment seat of Christ. Amen po? May mangyayari sa langit, judgment seat of Christ. Hatulan tayo, pagkatapos tayo naligtas, naglingkod ba tayo? May ginawa po ba tayo? Doon po tayo tatanggap ng crowns. Amen? Yeah. Crowns! Lahat ng ginagawa natin, tatanggap tayo ng crowns. Anong gagamitin natin yung crowns? Panahon, pagkatapos ng judgment seat of Christ, meron po tayong tinatawag na marriage supper, meron po tayong tinatawag na marriage supper of the Lamb. Amen po? Yeah. Pagkatapos ng marriage supper of the Lamb sa langit, meron po tayong tinatawag na worship service in heaven. Amen po? Kaya yung naantok dito, dapat pagdating sa langit, hindi na naantok. Amen? Pagdating sa langit, yung crowns natin, yan ang ating i-offering. Iahagis mo yan sa altar. Kung wala kang crowns, ayon sa Revelation chapter 21 verse 3, iiyak ka na lang. Amen po? Iiyak ka na lang. Nakakahiya. Doon, pag wala kang crowns, kasi ikaw mismo pupunta sa altar, pupunta ka nasa harap ng nasa kapaligiran 24 elders, 12 tribes of Israel, and then 12 apostles. Amen po, mga kapatid? And then, nakalinya po tayo pag nag-offering. Bring your offering. Bring your offering. Amen? Pumunta ka doon. Masaya ka. Natutuwa at nagagala. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng sakripisyo mo, lahat ng suporta mo sa pastor mo, pagmamahal mo sa Panginoon, at pagtitiis mo sa gawain, kahit anong hirap, hindi ka tumigil, hindi ka huminto sa paglilingkod sa Panginoon. At kung huminto ka man, nag-backslide ka man, nagsisi ka ng kasalanan mo, at bumalik loob ka sa Panginoon. Amen? Kaya po mga kapatid, tanda natin to. Yung ginagawa natin na ito, may room kabuluhan. Lahat po ng ginagawa natin ay mayroong kabuluhan. Thank you, Jonathan Basilan. Thank you for watching with us. Andi po mati, pagdating ni Antikristo, we received the first accomplishment and Antiochus ipapanis, but of which the complete fulfillment was reserved for the last times. He is identified with the man of sin, the son of perdition, in 2 Thessalonians chapter 2, verse number 3. Tuloy-tuloy po tayo. Mga kapatid, the interpretation brings Antichrist into close connection with the gigantic power of evil symbolized by the best. Grabe, diyan na po maghahari buong mundo. Mga kapatid,
Tandaan natin yan sa Revelation chapter 13 verse 1. Who receive his power from the dragon. That is the devil, the serpent of Genesis chapter 3 verse 1 up to 3. And Genesis chapter 3:10 and Revelation chapter 12 verse 9. There was war in heaven. The Michael and his followers and the dragon and his angels fought against, but the dragon defeated from Michael and he was put down into the earth together with the fallen angels. Amen? Yeah. And the dragon is called the old serpent. Grabe mga kapatid. The devil and his name is Satan. Kaya ang dragon ball, tigilan nyo na panunod yan. Amen? Yeah. Ang suportahan nyo na lang yung video ng preaching natin. Yung awit ni Sister. Nakakatawa yung awit kung imagine mo, wala pa nagtuturo yan. Sila-sila na nag-aaral yan, ha? Biyaya ng Panginoon. Yan ang maganda. Magpa-practice kayo sa pag-awit, sa pagkanta, resil and rusil, panay-aw. Amen? Sinundan eh, ni Rio. Amen? Tapos ni Milia. Tapos ni CJ. Amen? Tapos pagkatapos yan, nag-preach ng Pasko. Yan ang maganda. Amen po ba? Mga kapatid, huwag nyo na panuhulin yung mga programa ni Satanas. Ang panuhulin na ninyo ang Pastor Nilo TV sa YouTube at sa Facebook. Tapos i-share ninyo. Ipadala nyo sa mga kaibigan nyo. Lalong-lalo na itong topic na ito. Amen po ba? Ito ang mga magiging viral ito sa Facebook at sa YouTube. Itong The Ring of Antichrist, mga kapatid. This interpretation brings Antichrist into close. At pinaulit natin, ha? Okay po. The city of seven hills. And sa previous po, mga kapatid. Previous po, mga kapatid. Okay, balik lang tayo. Patapos na ako. Ayan, dyan lang tayo. Tatanggapin niya ang kanyang kapangyarihan ng Antichrist, si Dragon. Si ang Dragon, yun si Satanas, ang amban ni Antichrist. Amen? Amen. May trinity din po. Satan, Antichrist, and the evil spirit. Amen. Ganon din po sa Diyos. God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Trinity. Trinity din po sila. Kaya yung mga naniniwala ng trinity dyan, isip-isip na po kayo. Amen? Natapang nyo lang po sa inyong himbahan, pero pagdating sa social media, mga kapatid, the Bible speaks clearly that even Satan believe the Trinity. Satan himself, we have Trinity. The Satan, the Father of Antichrist, and then the evil spirit. Amen po? Amen. Wala na niyang magagawa. Yun ang sabi sa Biblia. So the destruction of Babylon is to be followed by the rule of Antichrist for a short period. Revelation 17 verse 10. To be in his throne, overthrown in the battle of that great day of God Almighty. Revelation 16:14. Wala tayong magagawa dyan. With the false prophet and all his followers, Revelation chapter 19. The personality of Antichrist is to be inferred as well from the personality of his historical precursor as from that of him to whom the stand opposed. Siya po talaga ang kumakalaban sa programa ngayon ng mga preaching, sa programa ng mga churches, sa programa ng gawain ng Panginoon. Yan ay ang si Satanas. Amen? Amen. Kaya ang ginagawa ni Satanas pag Linggo, ang mga Kristiyano, hinaharangan. Amen? Ay, hindi pa natapos yung ating tinda. Ititinda natin ngayon, sayo baka mabulok. Delikado yan. Tama hindi? Ay, maglaba muna tayo. Alam mo, ang umudyok sa likod ng mga Kristiyano na maglaba muna, araw ng Linggo, walang iba, si Satanas. Ay, magnegosyo muna tayo. Araw ng Linggo ngayon, kailangan nating family day. Ang nag-udyok niyan sa likod, si Satanas. Kaya natin na hindi, si Satanas po, mga kapatid. The number one opposer in the church and the ministry is Satan, the dragon. Masakit man o masakit, ang katotohanan ay katotohanan. Ganun po talaga ang totoo, kailan pa tayo gumising? Kailan pa tayo gigising? Pag nahuli na ang lahat, ang cellphone, kahit mamatay ka, mayroon pa dyan. At trabaho, mamatay ka, may trabaho pa. Pero ang tanong, bago ka namatay, anong ginawa natin? Ipagdaghari niya si Antikristo.
Wala na. Pag naiwan ka dito sa mundo, at hindi mo tinanggap si Kristo, hindi nagbabago buhay mo, ibig sabihin, hindi ka totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, nagbabago ang buhay. Hindi na pagkarinig na preaching ng pastor, magtampo. First fruit pa na, nagtatampo na. Sa panahon ng Antikristo, hindi na first fruit. Buong espiritu mo, kukontrolin niya. Grabe yan, ha? Walang makakapigil sa kanya. Pag hindi ka magsimba, lagot ka, mamaya. Mamaya pa pala. Okay, tuloy-tuloy na tayo, definition. Kailangan na ninyo si Antikristo. Okay, number one, letter A, under number one. The dragon will give the power to Antichrist. And the beast which I saw was like unto a leopard. Ang leopard, mga kapatid, katulad na ng leopard, hindi po leopard yan. Amen. Kasi pag leopard yan, represent to the Greece, country of Greece. Pero natapos na yun, si Alexander the Great, and then apat kapakpak, represent to the fourth general, so divided the kingdom after Alexander the Great died at the age of 42. Amen? And then the fourth general divided the ruling of the Greece kingdom. After the Roman Empire, Greece conquered the Roman Empire, and then Rome conquered Babylon, and then Greece conquered Rome, and then Media Persia conquered Greece, and then Greece conquered by Greece conquered by Roman Empire. Amen? And then Roman Empire defeated by the kingdom of the Lord Jesus Christ. Grabe po, mga kapatid. But the Roman Empire will revive because represent to the fifth iron, mix of iron and clay. Babalik yung power nila. Pero kukontrolin din sila ni Antichrist. Number two, the dragon will give the throne to Antichrist. Mga kapatid, magbigyan ng kapangyarihan ni Satanas si Antikristo. And then, bibigyan niya ng trono si Antikristo. And I saw one of his heads. Isa, ibig sabihin, represent to the power, head. Yung maraming ulo, ibig sabihin, represent to the different countries whom acknowledge the power and the ruling of Antichrist. As it were, wounded to death, and his deadly war has held, and all the world wondered after the best. Magtataka sila, wow, nasolve niya ang problema. So mga kapatid, Antichrist power is to control all nations of the world. Tingnan niyo po dyan. And it was given to him to make war. Kahit ang mga Israelites magkukonquered. Ang tumutukoy sa santo yan, sa Israelites yan. And to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Ibig sabihin, how many nations? 177 countries. Amen po. Hindi po mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Sige po, tataposin natin yan ngayon. At gagawin niya ang lahat, maliit man o malaki, mayaman o mahirap, malaya o may tali, upang tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. At walang makapagbili at walang makapagbinta maliban lamang sa may mga marka sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga noo sa pangalan ng halimaw at ng numero ng kanyang pangalan. At ito ang kailangan nating kalaman at unawa upang bilangin ang number ng halimaw. Ang kanyang number ay number ng tao, 6, and his number is 666. 666. Sa Norway, nagsisimula na po ang microchip. Yung microchip, hindi pa yan. Shadow pa lang yan. Hindi pa yan tatak na 666, mga kapatid. Ang biochip, hindi pa yan. Kaputol kukukuko. Hindi pa yan. Yung biochip, microchip, hindi pa yan. Wala pa tatak yan. Wala pang pangalan ng halimaw yan. Nag-try and error pa lang sila. Dito pa lang. Timing time, dito na. Eh, magpatataka na ngayon dito. Eh, huwag na. Kasing bote lang yan ng palay. Kaya, whether we like it or not, huwag kayong matakot kahit na sa government tayo ngayon. Kasi bago mangyari yan, may rapture muna. Amen. Amen? Amen. Hindi mo nagsisinungaling ang Biblia. May rapture muna. Kaya kang proteksyonan ng Diyos. At hindi pa po ma-implement.
implement yan kasi madami pa po walang cell site. Marami. Yung 5G, huwag kayong matakot. Hindi po 5G ang gagamitin. 5-7. Amen po. Pagkatapos ng 5G, 5-6. Pagkatapos ng 5-6 pala. Ibig sabihin malapit. Amen po. Pagkatapos ng 5G, 5-6. Hindi po yan yung mga Bombay na nagpapautang, mga kapatid. Ibig sabihin, malapit na. Sige po, tuloy Ma'am Gina. Walang kukurap. Kasi malapit na eh. Ayan! Hindi ko alam kung mabasa niyo. Napitan ko dito. Ito mga kapatid, pinadala sa akin ito ng isang pastor. Binigay mo ngayon ng Pastor Abel, Antichrist power is to unite all nations sa the world. Kaya mo programa ng United Nations. Ang United Nations, they are ignorant about the plan. Hindi pa po sila yung Antikristo. Hindi. Amen po? Amen. The purpose of the United Nations is to solve the problem of the world. Yes. Pero hindi sila makapag-solve niya. Only Antichrist. Pag sinakyan ng Antichrist yan, solve yan yung kanilang agenda. Hindi po ang United Nations Antichrist. Hindi po. Ang United Nations is composed of many nations in one goal na kanilang plano ay number one, peace. Ito na ha. Kailan magsisimula ang kanilang plano? Ayan. Number one world government. Malapit na to. Kailan magsisimula? 2021 hanggang 2030 ang kanilang duration program. Ibig sabihin, itong 2020, try and error. Amen? Amen. Try and error ang 2020. One world cashless currency. Ibig sabihin, one world cashless currency. Ang currency ngayon, number one, Bitcoin. Number two, Ethereum. Number three is RP. And then, Bitcoin Cash. And then, tuloy-tuloy na. Iisahin na lang yan. Amen po. And then number three, one world central bank. Isa na lang ang bangko sa buong mundo. Ibig sabihin, unity na lahat. Komunista na lahat. Common. And number four, the end of national sovereignty. Isang bansa na lang tayo lahat-lahat. Wala na sa Philippines, wala na sa Amerika, wala na sa ibang bansa. Isang na lang, yan ang pinaka-target nila. And then number five, the end of all private owned property. Yung si Rosyutan at ang mga mayayaman natin, si Manny Pacquiao, wala na silang magagawa, si Jack Ma at iba't iba. Kasi magra-rapture na yan kasama si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao. Amen? Amen. And then po, the end of the family unit. Wala na. Halos isang family na lang tayong lahat. Wala na small unit. Wala na. Bago yan mangyari, may rapture muna. The end of the family unit, depopulation, papatayin ang mga tao, pamagitan ng pagkain. And then, control population growth at population density. Kaya kinokontrol. One child policy. Ang China, yari na sila, okay na sila. Amen? Amen. Nakalagay din dito. And then, mandatory multiple vaccine. Wala ka na magawa. You either you like it or not, kailangan multiple vaccine. Tuwing natatatakan ka, na-injectionan ka, every nag-inject ka, pag hindi ka mag-inject, manghihina ka. Amen? Yeah. Ibig sabihin, kukontrolin ang DNA mo. Yan ang plano ni Bill Gates. Si Bill Gates, hindi po siya masama. Maganda plano niya. Pero hindi niya alam, ang salikod niya, kinukontrol sa setan. Amen? Yeah. Wala tayong magagawa dyan. Ito ang katong katotohanan. Universal basic income austerity. Ibig sabihin, ang income natin, buong mundo na. So, ibig sabihin, basic. Microchip society for purchasing, travel, tracking, and controlling. So, kailangan mayroon kang tata kung hindi sa kanan, dito, para masubaybayan ka. Bakit kailangan natin ng social distancing? Kasi po, kapag nagkadikit-dikit ang tao, hindi na makita sa monitor. Hindi na makakontrol kung sino si Rio, sino si Bigina. Amen? Kaya kailangan 1 meter distancing.
Bagi mo nakasimba tayo, nakadistansing pa tayo. Kasi we need to obey the law. Amen? Wala tayong magagawa. Romans chapter 13 verse 1. Kailangan natin sumunod. Pero, yung mahigpit na programa, hindi na tayo makarating dyan. Amen? Implementation of a world social credit system like China has. Ayun na, kalagay. Nagawa na ng China. Ang kanila po, implement ng world social credit system. Ibig sabihin, pwede na silang mangutang kahit anong oras. Tama po. Nagutan ng gobyerno nila ang kanilang pangailangan. Amen? Amen. Ano po? Trillions of appliances hooked into 5G, monitoring system, internet of things, government raised children. So ang magpapalaki na ng mga anak, gobyerno na. Parang nangyari na sa panahon ni Hitler. Yan po. Ang ginagawa ni Hitler, matalinong babae, matalinong lalaki, ipapatalit niya, pagkatapos ng mga anak niya, ang mag-alaga, sila gagawin ng sundalo. Babalik ulit yan, sa panahon ni Antikristo. And then po, government-owned and controlled schools, town college, universities, ang gobyerno na po kukontrol. Unti-unti na po kukontrolin ng gobyerno ang buong school, buong college, buong universities. Wala ng private schools. Kaya okay lang po yun, magkaroon tayo ng private school habang hindi pa dumarating yun. Kasi po, 2021 at 2030. Yung duration na yan, hindi po matutuloy yan hanggat hindi pa mag-rapture. Amen? Amen. Kaya mag-extend yan. Kaya dapat malaman natin po, all businesses, all the government, corporation. Lahat ng business, pag may-ari ng gobyerno, lahat ng korporasyon magiging pag may-ari ng gobyerno. Yan ang agenda ng United Nations. Ano po? The restriction of non-essential air travel. So, mayroon pong restriction. Hindi ka pwede magpalipad ng aeroplano mo mula sa China papasok sa Philippines. Kahit one world government tayo, pero may bawal, hindi pwede. Amen? May restriction. And then human being concentrated into human settlement zone. Cities, the end of irrigation. So wala nang irrigation, lahat-lahat. Ano po? The end of private farms and grazing livestock. So wala na yan, yung lupa ni Brad Cooley, wala na yan. Kukunin na ng gobyerno yan. Pagdating ni Antikristo. Ano po? Yeah. Ano po? The end of single family homes. Wala na. Wala ng Flores family. Wala nang Manalaspas family, Villaliba family, Sierra family, etc. Wala na. Yan ang plano talaga ng United Nations. Restricted lang yung the third human needs. So, bawal na gamitin ang mga lupa na pangailangan ng tao. Panay mga technology na lang. Amen? Halos wala ng gulay. Mga kakainin natin, mga tablitas, mga prutas. The ban of natural non-synthetic drugs and naturopathic medicine. The end of fossil fuels. Wala na mga fossil fuels. Wala na. Panay. Ano na? Panay solar na. Amen po? Yan ang plano. So we have 10 minutes. Sige, tapusin natin. Will demand of people to worship Him. Ayaw mo siya hindi? Hindi ka pwedeng hindi magsamba sa Kanya. Amen po. Hindi pwede. Demand ng Kanya. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, si Antichrist, demand niya ang lahat ng tao sambahin siya. If any man have an ear, let him hear. Ang bawat tao ay may tainga, dapat makinig, huwag matulog. Amen? Kunting tiis lang. Amen? Amen. Kaya dapat bago mapunta sa simbahan, mag-almusal muna. Amen po ba? Amen. Kasi po, napaka-importanting topic na ito. Sabi ng Satanas, matulog ka. Huwag ka makinig sa kay pastor na kalbo. Kaya dapat tapusin natin ito. Jesus Christ versus Antichrist character is opposite.
Jesus Christ gives the freedom to the worshiper to worship Him. Pinipili pa ni Jesus Christ lahat magsimba? Hindi po. Pero si Antichristo, iba. Antichrist demanded all people to worship Him, especially whose names are not written in the book of life of the Lamb. Kung ayaw mo hindi, magsamba ka. Kung ayaw mo magsamba, tumakas ka. Punta ka sa iba. Punta ka sa bundok na walang cellphone. Maghukay ka 20 feet below the ground. Maabutan ka pa rin ng 5G. Maabutan 5G, 6 feet below the ground. Next. Ito pa. How Antichrist will control all the people of the world? Paano? By deceiving all the people of the world. Lulukuhin ng mga tao. And the dragon give him his power and his self and great authority. Dragon refers to Satan, the father of Antichrist, and the great dragon was cast out, that old serpent called the Nilo and Satan, which deceived the whole world. He cast out into the earth and his angels were cast out with him. So nandito na sila sa lupa. Ngayon po mga kapatid, tuloy na natin. Lulukuhin niya ang mga tao. Gagawa siya ng mga miracle. The dragon, Satan, and the beast Antichrist, both of them are deceiver, like father, like son. Manluloko ito si Satanas, manluloko din si Antikristo. At sasambahin nila ang dragon na nagbigay ng kapangyarihan sa hayo halimaw na si Antikristo, at sila ay magsamba sa kay Antikristo na nagsasabi, sinong katulad kay Antikristo? Sinong makakaya sa kanyang kapangyarihan? At binigyan siya ng kanyang bibig upang magsalita ng mga dakilang bagay at pamumusog, at ang kapangyarihan ibinigay sa kanya upang magpapatuloy. Bilan? 42 months lamang. Amen po? Praise the Lord. Limited lang ang kanyang pag-aari. At binuksan niya ang kanyang bibig upang mamumusong laban sa Diyos at mamumusong sa pangalan ng Diyos at sa tabernakulo at ang sila na nakatira sa langit. Kayo mga inyong amang dablo at ang pita ng inyong ama ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula sa simula at hindi na natili sa katotohanan dahil siya ay wala sa katotohanan at siya nagsasalita ng sinungalingan at siya nagsasalita ng kanyang sarili dahil siya ay sinungaling at ang ama ng sinungaling. Next talk. Okay, thank you for watching with us. Okay, I'll see you. The dragon, Satan, will give the great authority to the best Antichrist. At ang halimaw ay nakita ko katulad ng leopard at ang kanyang mga paa, katulad ng paa ng uso, at ang kanyang bibig, katulad ng bibig ng leon, at ang dragon na bibigay ng kapangyarihan sa kanya, at ang siya ay makaupo sa kanyang trono, at meron siyang dakilang kapangyarihan. At nakita ko isa sa kanyang mga ulo ay ang nasugatan na hanggang sa kamatayan, at ang kamatayan ay nagumaling, at ang mundo ay namangha at nagulat dahil sa kanyang kapangyarihan ni Antikristo. Yan po mga kapatid, na-transmit ko na para mabilis na. The dragons magbigay ng kapangyarihan kay Satanas by showing miracle to all the people of the world. Ang sabi sa Biblia, at gumawa siya ng malaking tanda sa langit at magkapagpaulan siya ng apoy mula sa langit palpunta sa lupa sa harap ng mga tao. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo ay nasugatan hanggang sa kamatayan. Ayun niya, nasugatan. Antichrist can solve the economy, politics, and all problems of the world, the whole world, but his family limited only in 42 months. Amin po. What a comfort to know that the duration of such power is limited to 42 symbolic months, that is 1,260 days or years. And there was given to him about speaking great things and blasphemies, and power was given to him to continue 42 months only. Next point. And then, letter C, the best Antichrist will temporarily overcome ang mga santo, talo ninya pansamantala. Talo ang Israel. Next point. Ay, salamat. Dapat palaking amin. Amen. Mga kapatid, ako dito kahit na umuwal na ako, kinitiis ko kasi ang kalaban natin dito ang patabas ka pag ito topic. Amen? Wala akong magawa. How the people will be saved during the reign of Antichrist? If in case you are not including in the rapture what you are going to do in order to escape or save from Antichrist. Ano pong gagawin? Ayon po sa
Revelation 13 verse 10, by believing of the Lord Jesus Christ and by avoiding to achieve the mark of the Antichrist or the best. Dapat, sumampalataya kay Jesus Cristo, iwasan mo ang pagtanggap ng biochip at marka na either sa right hand or sa forehead. Iwasan mo yan. Ang sabi sa Biblia, kapoy pumunta sa captivity, shall go into captivity, he that killeth with the sword must be killed with the sword. There is the patience and the faith of the saint. Ang pananampalataya pa rin ng mga santo kay Jesus Cristo. Amen po. Kaya po mga kapatid, pag naiwan ka at hindi ka nakasama sa rapture, dapat huwag kang magpatato. Patata ng 666. Either sa forehead or sa right hand, mga kapatid. Amen? Kaya kung maaari lang, huwag nyo nasanayin sa religion mga tatu-tatu, ha? Amen po. Delikado yan. Letter B. Kung kailangan, pag sinabi natin ito, patata ka, hindi. Hindi po. Pugot na lang ulo, okay na yan. At least, pag napugot ka ng ulo, kasama ka sa first resurrection. Direkta na doon sa langit, kasama ka sa worship service in heaven. Pag lit na pagputol ng ulo, hindi naman yung dahan-dahan eh. Sagka ka na yun, saka tigbas, putol na. Ay, tik na ka. Kita mo yung mga sa Muslim area ngayon, pag pugot ang ulo, malapad. Hawak yung kanilang malapad na kita. Tiyan ka, tigbas na, putol na ang ulo mo. Tapos manginap ka, tapos pa, papatay ka na. Okay na lang yung pugot ulo, kaysa magsamba ka sa kay Antikristo. Pero tanda natin to, pakinintayin mo natin ang tribulation, great tribulation period. Ngayon pa lang, sumampalataya ka na kay Jesus Cristo, tanggapin mo na si Jesus Cristo, magsisi ka ng kasalanan mo, at magsimba ng Linggo. Amen po ba? Magbasa ng Bible, at manalangin. Huwag na ba tayong patumpik-tumpik, mga kapatid? Panahon ni Antikristo, demand talaga lahat magsamba. Tayo kasi hindi. Sa panahon ni Kristo ngayon, mayroon tayong freedom. Ang ibang Kristiyano, hindi makapagsamba. Maraming dahilan. Maglalaba, mag-flatlansa. Yan ang problema nito. Okay sana kung ikaw ay kasama sa rapture. Ay pagdating ni Antikristo, hindi ka na pwede makaplansa. Hindi ka pwede maglaba. Sabi ni Antikristo, magsamba! Eh, pwede pa ba maglaplansa? Hindi pwede! Control niyo. Talagang wala kang magawa. Kaya po mga kapatid, common sense na lang. Huwag na tayong magpabigat dun sa ibang mga Kristiyano na kailangan pa natin magpapalaala. Ay, Linggo po ngayon. Ay, Linggo pa lang ngayon. Ano ba kasing pastor to? Pinapakilaman ang buhay ko. Naku po. Palaan ni Antikristo. Higit pa sa pakialam. One family na lang kayo. Control ka. Hindi ka pwede makalaba. Hindi ka pwede makaplansa. Hindi ka pwede makapagtrabaho. Araw ng pagsamba ni Antikristo. Kaya sa panahon ni Kristo ngayon, pagkakataon natin ito, opportunity natin, privilege natin, hindi pa huli lahat. Kailangan natin i-inform natin mga mahal sa buhay. Kasi pag naghalis ang Antikristo, wala ka nang magagawa pa. 1,620 days, mga kapatid, in 42 months ang pag-aral ng Antikristo. Letter B, iwasan mo ang pagtanggap ng marka ng Antikristo. Number 3, sige, tuloy na lang. Letter C na. Ay, salamat. Conclusion. By obeying the command of Jesus Christ. Watch therefore, for ye know not what your hour, your Lord, that come. Iwala mo kung kailan darating. Pero naniwala ko, araw ng Linggo, darating si Kristo. Patunayan ko sa inyo. Acts chapter, tuloy pa. Acts chapter 1 verse 9 yata, 11. Ayan. First sa niyan, huwag na matakot. Hintay. Hintayin natin ang anak ng Diyos mula sa langit o na binuway mula sa patay ang si Jesus Cristo at tayo ililigtas niya mula sa puot ng Diyos. Ang Great Tribulation, God's wrath yan, mga kapatid. Amen po? Puot ng Diyos yan. Ibubuhos sa Israel kasi mga matitigas ang ulo nila. Hindi lang Israel, yung mga Gentile na walang panahon sa Panginoon. We all Christians, we need to wait Jesus Christ. Second coming is very soon. Malapit na talaga. Tingnan niyo po, araw ng Linggo darating si Kristo. Acts chapter 1 verse 11. Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner. Tingnan niyo po yun. In like manner as you have seen him go into heaven. Ibig sabihin, araw ng Linggo,
bababa si Kristo para sa rapture. Amen? E paano na lang? Dumating si Kristo doon sa impapawid. Wala ka sa simbahan. Doon ka sa labahan. Doon ka sa plansahan. Doon ka sa kung saan saan trabaho. Wala ko siguro si Kristo. Iiwan ko na lang muna yung mga box. Kaya ako na lang ligtasin yan pag pinugutan na ng ulo. Kaya po mga kapatid, mapalad po tayo. Amen po? Amen. Praise the Lord. Kaya po magsitay yung lahat. Grabe pala sa panahon ng Antikristo. Kukontrolin ka. Kaya habang nagatugtog, unawunawa mo ng mensahe, lumuhod ka na at mag-pray, magpasalaman ka para mag-ilis na tayo. Amen? Lumuhod po tayo mga kapatid. Mag-pray ka sa Diyos. Nabigyan ka ng Diyos ng kasipagan, katapatan sa pagsamba at kapaglilingkod sa Kanya. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Bigyan niyo po sila ng wisdom. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kaalaman. Katapatan. Tulungan niyo po kami na maglingkod sa inyo ng matapat. Dahil malapit na po ang programa ni Antikristo from 2021 up to 2030. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami, pagpalain niyo po ang aming family, patnubayan niyo po kami kung hindi po masama magtrabaho. Tulungan niyo po kami na pagkabila ng aming trabaho, may panahon kami magsamba at maglingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong anak, huwag niyo po silang pababayaan, huwag niyo po silang iiwan. Proteksyonan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami na maging matatag at mayroong pag-ibig at pagmamahal sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Lahat magsabi na, Amen. Mga kapatid, alam ko, mainita na kayo dahil ang ating electric fan di umiikot. Pagpasensyahan mo lang muna. Amen? Walang ibang makasol, kundi tayo yun. Magtulong-tulong tayo para mapaayos o magdagdag ng estampa. Para po sa ating kaloob, request natin si Brother CJ mag-pray at tayo po magsita yung lahat. Kapatid. Scott EJ, thank you for watching with us. Thank you, Mayor. Hindi ko na natin pangalaman po ng gabayan sa mga ginagawa namin, Panginoon. Sa mga magbibigay po, Panginoon, ngayon, kayo po ay patuloy na siyang bless sa buhay nila, Panginoon. Sa mga hindi po makapagbigay, Panginoon, patuloy pa rin po kayo magbigay ng daan upang kami magpapagbigay. Ito po ay aming samtalang sa mga sa Panginoon. Amen po. Pwede na po magbigay. Ngayon, pag wala kang face mask, wala kang face shield, hindi ka makakasok sa mall. Panalangin ni Kristo pag wala kang tatak. Amen? Hindi ka makabili, hindi ka makabili pa. Kaya mas malupit sa panahon po ng Kristo. Sa ngayon, walang face shield, walang face mask, hindi ka makabili. Pagdating ng Kristo, walang tatak, hindi ka makabili. Amen? Wala po bang mag-solo? Pang closing hymn natin is solo. Si Tereo, wala ka bang extra awit? Pwede ka bang umawit pang last? Instead na congregational singing, solo. Amen? Pwede po kayong upo para po sa ating closing hymn, solo. Wala kay si Tereo. Amen?
walang lumabas, walang maglaro. Makinig tayo ng solo. Tayo po magsita yung lahat para po sa ating closing prayer. Alam ko po, busog na tayo sa mensahe. Amen? Alam nyo, natutuwa ko magagala, narito kayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mensahe tungkol po sa paghari ng Kristo sa panahon ng Great Tribulation Period. Yes. Tulungan niyo po kami na maging matapat, maging matatag, at maabot at maligtas ang aming mga mahal sa buhay. Upang hindi po nila maabutan ang paghari ng Kristo. Pagpalain niyo po at patnubayan ang lahat po ng PCPC members, mga kapatiran sa Brun,
sa Manila, sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Binabalik ko namin sa inyong papuri at pasasalamat. Ibuhos niyo po ang pagpapala sa bawat isa. Ibalik niyo po kami sa sunod na linggo. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan. Bigyan niyo po ng trabaho ang walang trabaho. Bigyan niyo po ng pagkain ang walang pagkain. Bigyan niyo po ng financial ang walang financial. Lutasin niyo po ang mga problema ng bawat isa. Ilayo niyo po kami sa pamamakan, ingatan at gabayan at proteksyonan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi na, Amen. Lahat ng kamay sa dibdib, tapos yun po. God bless po, maligayang araw ng linggo. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa.